makinig ka. Oo, ikaw, makinig ka. Ikaw na nalulungkot dahil sa lockdown. Ikaw na nalulumbay dahil wala kang magawa. Ikaw na nasasaktan at nanghihina. Oo, ikaw, makinig ka. Wala kang magagawa. Bawal lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Sa unang pagkakataon, nakasama natin ng matagal ang buong mag-anak. Nasilayan natin ang malapitan ang mukha ng ating mga magulang. Hindi natin namamalayang may mga linya na pala sa noo at kulubot sa pisngi si nanay at tatay. Napansin nating matanda na nga sila. Bakas sa kanilang mga ngiti ang nakatagong pagod, maigapang lamang ang pamilya. Dahil sa COVID, dapat tayo ay maging positibo. Ramdam natin ang pagmamahalan sa loob ng ating mga mumunting tahanan. Dati, naiinis tayo sa bagal ng takbo ng oras. Nakakapagod sa dami ng ginagawa. Nagre-reklamo tayo sa patong-patong na trabaho. Yung gusto lang nating magpahinga buong linggo. Ngunit, mas nakakatamlay pala ang isa, dalawa, walong buwan na wala tayong ganap. Biglang bumilis ang daloy ng araw. Sobrang lumbay, sobrang nakakabagot. Pakiramdam natin wala tayong silbi, walang saysay. Dahil sa COVID, dapat tayo ay maging positibo. Natuto tayong pahalagahan ang kaunting panahon na ipinagkaloob sa atin. Namimiss natin ang eskwela. Ngayon natin mas lubos na unawaan ang halaga ng paaralan. Nakakalungkot pala na hindi natin nakakasama ang mga kaklase nating halakhak kung magtawanan, kulitan at kopyahan. Hahanap-hanapin rin pala natin ang pagtuturo ni Sir at ni Ma'am. Napapaisip na lang tayo bigla sa kulitan at harutan ng ating mga barkada. Nahihirapan sa quiz at exam, pero iba pala ang hatid nitong kasiyahan. Dahil sa COVID, dapat tayo ay maging positibo. Masaya palang mag-aral kahit alam nating hindi ito madaling lampasan. Noon, sobrang lakas natin. Sulong lang tayo ng sulong, walang inuurungan. Yung akala natin matapang tayo, pakiramdam natin matibay tayo. Ngunit napakahina pala natin. Isang virus lang huminto ang sanlibutan. Isang kalaban na hindi natin nasisilayan. Mas makapangyarihan pa rin ang tawag ng kalusugan. Kung tayo ay tatamaan, walang halaga ang salapi, walang kabuluhan ang kayamanan. Dahil sa COVID, dapat tayo ay maging positibo. Naunawaan natin kung paano magpakumbaba. Hindi dapat puro tayo, dahil pansamantala lang tayo dito sa mundo. Minsan, hindi natin mapigilang umiyak, humihikbi, bigla na lang pumapatak ang mga luha. Pakiwari natin ay katapusan na ng mundo. Kung hanggang kailan ang pandemya ay walang kasiguraduhan, walang nakakaalam. Nakakapanghina ng loob. Kaliwat kanan, nariyang nalalaman natin sa araw-araw ang pagtaas ng bilang ng mga binawian ng buhay. Mabigat sa dibdib, masakit sa damdamin. Ngunit kailangan nating magpakatatag. Dahil sa COVID, dapat tayo ay maging positibo. Naging matibay ang pananampalataya natin sa Panginoon at lalong humigpit ang pananalig natin sa Kanya. Mananatili tayong positibo at masaya sa likod ng mga pagsubok. Magpapatuloy ang buhay na may tuwa at pag-asa. Ang isang maliit na pagbabago sa ating pananaw ay maaaring makabuo ng mga himala. Dapat tayong magpasalamat na tayo ay buhay pa rin hanggang sa ngayon. Dapat nating gawin ang lahat ng kailangan nating gawin upang maprotektahan at tulungan ang bawat isa. We will heal as one.
Umahon ka at yakapin mo ang iyong sarili. Salubungin ang bawat araw na may ngiti sa labi. Malakas ka. Oo, ikaw malakas ka. Sana maipaabot mo rin ang mensaheng ito sa iba.